Mga pre, kumusta? Ano nang ginagawa nyo? Ano bang pwedeng mabuo mo sa isa't kalahating angle bar, 5 pirasong paleta, at wood stain na nabibili sa Ace Hardware? Yan ang ating gagawin at ang ating naisip, isang simple CPU and printer stand. Let's go! Hindi naman masyadong mainit. So, gagawin na natin yung unang ledge. Tatlong ledges ang ating gagawin. So, kinlamp ko na. Isa lang yung magnet ko. So, gumamit ako ng mga plastic na 90 degree angles na yan. Tsaka plastic na clamps. So, malamang sa malamang matutunaw yan kasi init yung bakal. So, tatanggalin ko na lang maya-maya isa-isa. Gusto ko kasi buo siya habang wine-welding ko para hindi sumasayaw yung bakal natin. Tatlong angle bar frames ang kailangan natin. So, ito na sila. Ayos! Ah, masakit sa ngipin! So mga pre, nabutas na natin. Para yan kasi sa susuotan itong caster wheels natin. Kaya lang, di pala kasya. Di kasya, so bumili ako ng mas malaking drill bit. Ito, bagong-bago pa. Sakto sana yan dyan. Ang problema, hindi na siya kasya dito sa aking cordless drill. So hinalukay ko yung kaluma-lumaan kong drill. Ito, hindi rin pala siya kasya dito. Pambihira. Gawa na lang natin ang paraan. Siguro sasayaw-sayaw ko na lang na ganun yung drill bit. Ayos! Ang pinakagusto ko sa pagdi-DIY ay yung mga customize mo yung sukat base sa kailangan mo at saka base sa kung saan mo ilalagay. So if maghahanap ako sa market ng isang stand na kasya yung CPU ko, sakto din yung printers ko, tapos gusto ko rin yung itsura, medyo mahirap. Kaya gumagawa na lang ako. Kung pangit man,
kasalanan ko na. Siyempre, dito natin sa baba ilalagay yung CPU kasi siya yung pinaka mabigat at pinakamalaki nating ipapatong. So, dito siya sa ground floor. Dito naman sa second floor and roof deck. Diyan natin ilalagay yung mga printers natin at saka yung mga kung ano-ano nating mga abubot. Pabaliktad ko kinabit itong mga angle bars natin ng mga floors or mga ledges. Para ipapatong na lang natin dyan yung ating pallet wood. So, no need na magbutas tayo dito para i-screw natin yung wood para makabawas tayo ng trabaho. Patong lang. Tatanggalin ko muna yung second floor. Hindi siya mag-squala eh. So, unahin muna natin yung taas at baba. Yung gitna, maya na lang. Gamit na gamit ka na, boysen. Bekene, men. Ha? Hindi nga na ako sasok. Mayro. Alright, tuyo na ang ating flat block na metal. Chicken or fish?
Alright, testingin natin. Testing, testing. Papatong lang siya. Para hindi na tayo nag-screw. Let gravity do the work. Okay na yan. Huwag na natin lagyan ng wood stain. Pwede na yan. Siyempre, joke lang yon. Kikinisin ba natin ng kahit konti at lalagyan ng ating yung nabili nating wood stain sa wheel. No, hindi sa wheel con, sa Ace Hardware. Nasand ko na to mga pre. So 120 grit at 240 grit. So safe kinis na siya. Hindi na rin natin lalagyan ng putty para hindi matanggal yung mga tama-tama niya. Hayaan niyo yung mga tama-tama na yan. Ito ang gagamitin natin mga pre. Ace na Great Finishes na water-based. Nabili ko to sa Ace Hardware sa halagang 399 pesos. So thick ang kulay niya. Sabi, hindi na daw kailangan ng sealer. So, from bare wood, ito na agad ang ating ipapahid. After 2 hours, magre-recoat tayo. And yung third coat, yun na rin mismo ang ating pinaka-top coat. So, wala tayong ibang ipapahid dito sa ating bare wood, kundi ito. Great finishes. So, first time ko lang gagamit nito. Tingin natin kung ano magiging tsura niya sa kahoy. Antique na color. Okay na yan. Banat na natin. Ito ay after 3 coats. Kahoy na to sa gilid, wala to sa original plan. Naisip ako lang idagdag para sa saksakan. Tapos na mga pre. At ito ang pwede mong mabuo sa isa't kalahating angle bars, 5 pirasong paleta, at wood stain from Ace Hardware. Ayos! Kayo dyan.